Hello, good morning, beautiful people. Ayan, magbabagaan pa kami ng hipad. All right, so good morning. It's Thursday here in Los Angeles, California. So dito ngayon sa Koreatown. All right, Koreatown. Ayan. So kakanan tayo ng bonggang bongga dahil meron tayong inihatid na epektus. I think I can do it now, right? Yeah, okay. Okay, may hinatid tayong epektus. Tapos may pupuntahan na naman tayo today. Mayroon tayong pipick upin. May hatid, pick up. May kikitain. So, yesterday once more. Chanak. Bakit Chanak? So, recently may naroon tayong mayroong isang vlogger na Pilipino kung saan ay nasa fashion industry siya. Fashion chucho. Na, well, ang pangalan niya si ay Brian Boy. Alright? Actually, dati kilala ko na yun sa, I mean, hindi ko siya kilala personally, pero nakikita ko siya nung nagsisimula pa lang siya. I like his fashion sense, honestly. But itong mga nag-viral at nag-trending tungkol sa pagsabi niya ng, or yung may nanghingi, di ba, nag-TikTok siya. I think star siya sa TikTok. May TikTok din ako, may TikTok! Pero kasi ang lola mo, dami-dami ng mga social media platforms, hindi na kinikerry ng aking alindog. Okay, mga palangga. So, meron isang kanyang follower na kung saan ay nanghingi ng pambili ng lampin at pambili ng gatas. Parang sinabi niya yata, kung di ako nagkakamali, yung konteksto ng kanyang sinabi, na parang ngayon pa lang, hindi na kaya bumili ng gatas at lampin, eh, how much more, parang yung pag-aaral, then sabi niya, sana, tama na, wag na kayo mag-anak, di ba, parang ganon, para wala nang madagdag pa na tiyanak sa mundo, kaya ang title natin, Chanak, ang anak ni Janice. Di ba? May pelikula ganun. Ayun, ano ba? Actually, nakakalungkot. Nakakalungkot at nakakaloka ang eksena, ang kwentong Pilipino. Kasi, iba kasi yung lahi natin. When I say iba, di ba? Maraming good thing. Okay na ba ako dyan? Maraming good thing, iba. Pag sinabi mong iba, good and bad dyan, iba tayo magmahal. Iba tayo makisama, iba tayo sa pamilya, iba tayo, you know, ganyan-ganyan. Pero iba rin tayo, yung way of living natin. Usually talaga tayo mga, not all, baka yung iba naman ay hinunubog sa kanila, sila ng kanilang mga magulang na, you know, wag umasa kahit kanino or wag manghingi, ganyan. Ganyan mga dramatization ba mga dodong, wag nalang enjoy tayo, makulimlim dito sa LA. ang point of view ko doon, number one, kung wala ka namang ibibigay sa tao, eh, huwag ka na lang magsalita ng masama. Especially yung taong yun, eh, ordinary citizen lang, whether kung sino man siya. Kasi para sa akin, di ba tayo palangga, nag-aayuda tayo. Yan yung mga binibigyan ko, ma'am, pahingi pang biling gatas, ganito, ganyan. Ma'am, panghingi po ng ganito, pangbili ng bubong, mga ganyan. May mga binigyan tayo at sa mga tulong nyo din palangga. Because of you, nakakabigay din tayong tulong. Nalulungkot lang ako kasi may mga Pilipinong, they are successful, yes. I think, Brian Boy is successful. Pero minsan, kapag naging successful na yung isang tao o naging tanyag na, akala nila parang lahat ng sasabihin nila is tama. At hindi nila naiisip yung kanilang nasasaktan. Kasi mali eh, baling-mali, dahil hindi mo rin naman alam kung yung nangihingi yun, baka mamaya namataya ng asawa. Diba? Iniwan siya, abuse pala siya, yung mga ganon. O yung nangihingi ng pabili ng lampin, biktima pala siya ng abuso, meaning hindi niya ginusto na magkaroon siya ng anak dahil sa gagahasa or something ganyan. You know, hindi mo kasi alam yung pinanggalingan ng buhay ng tao. So, naloka lang din talaga ako na nakakawawa naman yung nangihingi. I mean, kung di ka magbibigay, huwag mo nang pahiyain.
Tapos parang nilagay pa yung pangalan doon sa TikTok. Although medyo blurry ng konti. Pero nababasa eh. Nababasa. Pero actually hinanap ko yung nanghihingi talaga ng ano, ng lampin sa kanya. Pabili ng lampin at saka ng diaper siguro at ng gatas. Hindi ko mahanap sa TikTok yung nanghihingi sa kanya. Kasi gusto ko sana akong magbigay. So kung nanonood ka, message niyo po ako dyan sa aking Marlica. I will give you diaper, pambiling diaper. At saka, since Christmas is giving, Christmas is sharing. So, yun lang. Napakasakit yun eh. Especially, you know, kung yung sinabihan mong yun, hopeless siya. So, yung iba dyan, free data. Sa atin sa Pilipinas, free data. Tapos, parang may nakikita sila mga vloggers. Ako na, I'm very emotional right now. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko dun sa babaeng yon, sa isang ina na nakakita ka ng vloggers, like nakita si Maharlika, oh, namigyan ng ayuda, wala-wala akong pamasahin, wala pabiling gatas, mag-try nga ako, baka sakaling mapili ako. You know what I mean? Tapos nakakita ka ng konting liwanag sa buhay mo dahil wala ka namang maasahan talaga dahil sa nasadlak ka sa dusa, mga ganyan. So instead of matuwa ka, para lalong madidepress yung tao, na parang hindi naman niya, you know, well, hindi ka, mahirap ang buhay ng tamang Pilipino. Hindi lahat tayo pare-pareho ng antas ng pag-iisip. Hindi tayo pareho ng laban ng buhay. Hindi tayo lahat nakatapos ng pag-aaral or nakadiskarte sa buhay. Kasi hindi naman porket nakatapos ka ng pag-aaral ay may diskarte ka sa buhay. Can you so see the, ano, can you show them the view? It's so pretty here and pretty in LA right now. So, balik mo na din sa lola mo. So, yun lang yung sa akin. Na what, kung ako yun, kunyari ako, kasi syempre dumandin ako sa pagiging nanay at sa pagiging mahirap pa rin naman ang buhay ngayon, pero syempre kahit pa paano nakagsusumikap tayo, may mga panahon na wala kang pambiling gatas ng anak mo kahit na nag-opisina ka pa. Totoo po yan sa Pilipinas. May mga panahon na kahit na ikaw ay may trabaho, naiibsan ka dahil sa sobrang hirap ng sitwasyon natin sa Pilipinas. Pero yung papahiyain mo yung tao na wala ka ng binigay, you know, it's just hindi magandang klaseng pag-uugali yan ng Pilipino. Para kasi ang yabang-yabang mo na eh, you know. Alam ko, parang sumikat yata sa ganon niya na, you know, nanghingi, parang pag may nanghingi sa kanya, binuboljak niya, or sinasabihan niya na ako ba ang nag-anak niyan, ako ba ang nag-ganonan. So, ibang level yan. Mayroon kasi panahon na pwede mong sabihin sa tao na ako ba nag-anak ng anak mo? Sinabi ko bang mag-anak ka ng 10 o 8, mga ganyan-ganyan. Kaya nga, nag-uugat pa rin ang problema ng Pilipino kung paano ang sistema ng gobyerno natin. Kasi kung ang ating gobyerno, in the past, and during, you know, ngayong present na ito, kung i-educate natin ang ating mga kabataan, especially mga kabataan, na hindi muna mag-anak, kung bibigyan sila ng education para ma-prevent yung pag-aga nilang panganganak. Kahit na sabihin pa natin, yun know, hindi naman kasalanan ng gobyerno yan, o hindi nyo kasalanan kasi nag-anak-anak siya. Pero palangga, believe me, ang laki ng kontribusyon ng government natin. Kasi kung yung mga fund natin sa government gagamitin sa mga kasulok-sulukan na probinsya, livelihood, education, like sa mga kabataan and everything, na turuan sila na instead na mag-tsuk-tsuk-tsuk-tsuk at young age, di ba, mag-twerk-twerk, magbalibaliktad para hindi magkaanak, bibigyan sila ng programa. So, may kinalaman pa rin yung gobyerno. So, yun lang. So, kung hindi tayo mamimik, kung wala tayong kakayahan na magbigay, versus ako, hindi ko naman kayo lahat kayang bigyan, di ba? It's, you know, bahala na kung sinong mabunot, sinong mag-ano, sinong mapili. Kaya dyan, mag-comment na kayo dyan dahil Christmas is sharing. I'm still giving away money. Na walang tanong. Sabi ko nga, kahit sunog ako, kahit sunugin mo yung perang 1,000 pag binigay ko sa'yo, wala na akong pakialam. Kasi binigay ko yan eh. You know, wala ka nang pakialam doon. So, hindi ko lang gusto yung the way na gaganunin mo yung tao. Mahirap na nga eh. Mamaya sobrang depressed kung ano pang gawin, tapos napahiya pa sa social media. Diba? Buti sana ako kasing tibay ko siya. Na kahit anong bato, kahit anong pagbibintang, you know, ang tao hindi iba, hindi kaya ang social media. Yung mga pangbabash, hindi lahat ng tao pare-pareho. Kaya, well, ako, lahat ng bash nandiyan dyan na, ay buhay pa rin, diba? Emote-emote pa rin ng lola. Pero, meron din siyang punto, yung Brian na yon, Brian Boy. Kasi,
ito din kasi ang problema sa atin na mga Pilipino. Lahat tayo dito damay, okay? Ang hilig din naman kasi natin iasa yung buhay natin sa ating mga kapatid. You know what I mean? Sa pamilya kasi, kunyari, lima kayo, dapat pag nakatapos si ate, si kuya, diba, si nanay, si tatay, ang magfo-focus siya sa isang anak o dalawang anak na panganay ni Lenlen, di ba? Dalawa niyang panganay na anak. So, dun sa mga matatandang anak, magfo-focus dun sila mag-invest. Tapos, parang yung panganay na yon, o yung pangalawa, silang dalawa, sila na yung bubuhay sa the rest of the children. At yan ang masakit, pero it's happening. It's happening to me, it's happening to you. So, yun ang pangit sa atin sa Pilipinas, na tayo mga magulang, for sure may nanonood sa akin. Totoo naman na wala namang utang na loob. Wala nang utang na loob, ba? Hindi naman, wrong word. Hindi obligasyon ng bawat anak, panganay ka man, pangitna ka man, o bunso ka man, na kapag ikaw ay gumanda ang buhay, ikaw ang mag-aangat doon sa apat, tatlo. That's so unfair. Kasi may mga kakilala ako, no, mga kaibigan, na yung gano'ng ginawa nila, pinaaral nila yung mga kapatid nila, tapos hindi na sila nakapag-asawa. You know that? May maraming gano'ng kwento na, yeah, yung friend ko, hindi na siya nakapag-asawa, matandang talaga. So, wala siyang sarili niyang, can you move a little bit? Yeah, you like that. So, wala siyang palangga, wala siyang pamilya. Kasi binuhos na yung nagpakaalila pa nga siya sa ibang bansa eh. Para patapusin yung kanyang mga anak ng kanyang kapatid. Tapos kasama na yung mga anak ng kapatid, ang susunod, apo pa. So, it's so unfair. So, yan yung pangit sa atin. Yun din yung pangit sa atin. Kaya, huwag yung iasa yung buhay nyo kay ate, kay kuya, kay bunso. Kasi porket si bunso ay siya ay, you know, for sure naman tayo mga Pilipino, nagsishare tayo. Pero kung iasa mo ang buong buhay mo, nakakaloka yun. Kasi, syempre, may buhay din yung kapatid mo. Diba palangga? May buhay din yan. May ginagastusan din yan. Like, meron akong chika sa inyo. Meron akong kaibigan. Nakausap ko kahapon. Nakita kami sa office niya. O, sabi ko sa kanya, kumusta yung bakasyon mo sa Pilipinas? Da-da-da-da-da. Sabi niya, ayun, umuwi ako. Nakita ko yung mga kaibigan ko. Da-da-da-da-da. Sabi ko, nag-enjoy ka ba? Sabi niya, kaso lang, wala na akong pera pagbalik. Sabi ko, bakit? Buong barangay ba, sinagot mo? Sabi, kasi alam natin yung istorya. Sabi niya, oo, lahat-lahat siya daw nagbabayad. Sabi ko, buti na lang ako yung mga classmates ko, mga bonggang-bongga. They know, you know, pag nagkikita kami, at saka mga kaibigan ko, sila pa nang lilibre. Thank you. Mga palangga, mga classmates ko, mga yayamanin. Ayan, yan pa nga naglilibre sa akin, mga kaibigan ko. Thank you, you're so sweet. Pero friend ko nga, meron daw siyang ganitong kwento na meron silang kapitbahay dati. Parang nag-message sa kanya sa Facebook. Saan niya, baka makalimutan mo ko ha? Yung mama mo dati, nangihiram sa akin ng mga baon ninyo. Ganon. Oh my God. As in, sinusumbat daw. Tapos, yung iba, pag hindi nakipagkita, hindi mo nabigyan ng time, masama pa daw ulo, parang may utang, may obligasyon ka. Sabi ko sa kanya, anong napagawa mo? Kasi nag-usap-usap nga kami bago siya umuwi. Magpapagawa daw siya ng hair niya kasi mura nga sa Pilipinas. Imagine niyo yung mga tao sa Amerika. Sa totoo lang, kaya naman natin magpa-beauty and everything. Ano lang. Pero alam mo ba ang ginagawa namin, mga palangga? Inaantay pa namin umuwi kami ng Pilipinas kasi much cheaper. Imagine mo, titiisin mo yung pagpapa-beauty dito sa Amerika. Yung iba siya, pero nagpapa-straighten, ng buhok, nagpapaganda. Like ako, nagpapaganda ako ng hair and everything. Yung iba, nagpapa-dentista. Imagine nyo kung gaano kahirap ang nasa abroad, even here in the States. Kahit na sumakit yung ngipin namin, di ba? O kailangan mo magpaayos ng ngipin. Dahil gusto mo makatipid, iniintay mo pang magbakasyon ka sa Pilipinas. Kasi mas mura compare dito. Kasi yung pasta dito, $120 isang pasta. Magkano sa atin? 500 pesos? So yun, $120 yung pag feeling lang ng ngipin. Mga ganyan. Sana tayo napunta. But I'm saying, I can go here. So,
Ang ibig ko sabihin, nasa ano na tayo palaga, nasa tayo. Malapit na tayo sa Beverly Hills. Punta tayo sa Beverly Hills area. Magkakape ang hitad. Magkakape muli. So yun, ang pangit talaga, ilang beses ko na to, napag-usapan na natin dito. I hope bumangon uli ang bayan natin. Pero sabi nga natin, sisimulan natin sa ating mga sarili. At syempre, kalampagin natin yung gobyerno dahil billions of pesos. Yung perang ginagancho ngayon ng mga tiwali sa administrasyon. At talagang makaka-apekto ito sa ating lipunan. Kaya ang mga kababayan natin, hindi mo masisisi na kung saan may nagbibigay ng ayuda o nang hihingi, nando doon sila. Kahit naman ako eh. Diba? Kahit naman ako na may mga ganon. Kung yun, wala ka talagang pambiling bigas. Lahat papatulan mo. Lahat papatusin mo. Pati mga rapol-rapol, papatusin mo yan, mga palangga. Ganon ang larawan ng kahirapan. Yeah, this is, I'm gonna make it right here. So, yun, palangga. So, again, ugat pa rin dito ang gobyernong ginagalawan natin. Kasi kung i-educate natin ang ating mga bata, hindi yun mabubuntis agad. May mabubuntis, syempre. Hindi mo naman masi-zero out yan. Ay, ang ganda ng jacket ng ano, panlamig niya. Ano mga, I love that. I'll get one. Dali. Ayan si Inday. Gusto ko yung suot niya. Gusto ko yung pula na ano, pang ano niya, lamig. So anyway, wala lang, commercial. So I'm going to the Grove. Ano, sa Fairfax na tayo. Mayroon lang tayong pipick up na Kavog. Kavog, diba nga? Okay, bagal naman ni Lola. Mukhang nakikipag-date pa sa kanyang jowa. Bagal maglakad. So, yun. So, again, kung wala ka naman na ibibigay sa tao, kasi syempre minsan at sa sobrang dami nang hihingi, let's say, I'm talking in general, huwag ka na magsalita ng masama. Kasi, you don't know what's going on with that person. Tapos, kayo naman, okay lang naman talaga manghingi kung may magbibigay sa inyo. There's nothing wrong with that. As long as, as long as hindi ka nagnanakaw at hindi ka nang scam, mas okay yun. Kaysa naman mang hold up ka. Kaysa naman magnakaw ka sa kaba ng bayan. Diba? Naka-Amerikana ka, nakabarong ka. Pero you're, what? Nagninekno ka ng kaba, ng ano? Sino nakakahiya? Yung nanghingi ng pabiling diaper? Na kung sakali, kung may maibigay ka, edi sige, go. Kaysa sa nakabarong Tagalog. Kaysa sa naka-Filipiniana. Kaysa sa naka-Amerikana na ninanakaw yung kaba ng bayan pero nagmamaang-maangan. Kunyari, wala lang. So, pag may nangingi sa atin, ibigyan mo kung meron ka. Kung wala, huwag ka na magsalita ng pangit. At tayo din, pero dyan lang sa Pilipinas, subukan natin mag-sumikap kasi ako, tumakas din ako sa kahirapan. Dumaan ako sa lahat na wala kang pamasahe, maglalakad ka. Kasi, unless, pero ginawa ko lang yun nung high school. Pero high school, naglalakad ako kasi exercise. Pero nung medyo nagka-buot na ako, grown up na ng konti, buot na. Ilonggo man si Inday mo. Ilonggo, abi si Inday. Minsan hindi ko maisip yung mga words. Ilonggo yung nasa isip ko. Hindi ko maisip sa Tagalog. So, nagpo-process pa yung brain ko. So, nung lumalaki na ako, kaya ko nang makiusap. Kuya, wala akong pamasahe. Bayaran na lang kita pag nagsalubong tayo uli. Hindi, ginagawa ko yun sa Pilipinas. I'm very straightforward. Pag wala akong pamasahe, manong pwede pa sumakay, pero wala akong pamasahe. Ganyan. Sige, sakay ka na. Mapapalit naman yung Pilipino. Nadaanan ko lahat yan nung walang panggatas yung anak mo. Tapos kung ano-anong bili. Ano tawag dito? Kung ano-anong mga, whatchamacallit. Kung ano-ano yung mga binibili. Diba sinabi ko sa'yo, nagbibenta ako ng kung ano-anong mga paninda. Sabi niya, napagkwentuhan kasi namin ng anak ko bago kami umalis sa bahay nila. Sabi ng anak ko, oh nga mama ko, ano binenta mo sa Pilipinas? Peanut butter, sibuyas, bawang, gulay, kung ano-ano. What the heck, diba? Life lessons palangga. Life is so, it's not easy for every one of us. Pero pag sinuwerte ka, kakabog ka sa banga. Huwag mong isipin na nagtitinda ka lang ngayon, yun na yung buhay mo. Hindi mo masabi na in a blink of an eye, magiging isa ka nang. I'm a bold jacara. Handa-handa sa gira. Ayun, mukhang masarap ang coffee. Yun lang mga, yung mga chika ko pala, hindi mo. So, yun lang. Huwag kayo forget. Sikat pa kayo. Nag-vlogger kayo. At syempre, nag-admire pa ako sa mga vloggers dyan. Ang dami mga vloggers na namimigay sa mga pumupunta sa mga sulok-sulukan ng probinsya. I really admire you guys. I really admire you na ginagawa nyo yan. Kasi, ang laking tulong yan eh. Meron ako napanood. Nagbigay ng bangka. Nagbigay ng pangkabuhayan.
Kasi ang daming mahirap na Pilipino. Ang daming mahirap. So, hindi natin sila pwedeng, ay, sinag-anak-anak ka kasi na ganito, ganyan, ganyan. Ganunin mo lang yan pagkaaway mo. Pwede mong ganunin yun, yung kapitbahay mo na mayabang, na ginanon-ganon ka, nasang yabang-yabang, yun pwede mong boldjakin. Pero yung taong hindi mo naman kilala, hindi mo alam yung kanyang background sa buhay, sabi ko nga, mamaya, sobrang grabe ang pinagdaanan niyan, tapos ginanon mo pa, baka mamaya hindi niya makayanan yung kahiyan. So kung sino man yon, kasi nakita ko na aninag ko yung pangalan niya, message me palangga, I'll give you something for Christmas for your baby. How about that? So, anyway, life is so beautiful. I'm here in Beverly Hills now. Magsa-social climbing na naman ang lola ninyo. Magkakapi lang. Kasi kagabi din naman ako mag-vlog. So, supposedly mag-vlog ako. Kaso nag-emote-emote kaming mag-anak. Nasunod kami ng Christmas movies. Nakadalawa kami. Pinunod ko yung, The Noel's Diary. The Noel's Diary. Si Noel, yung pangalan si Noel. So, anyway, so nanood ako. Yun ang pinagkakabahalan ko ngayon. Nakahiga lang kami, nakahag-hag kay Truffles dahil sa aking apo. So, kahit forget about the boljak-boljak muna sa politiko. I will enjoy my life. So, kaya wala tayong vlog last night. Anyway, this is your Lola Maharlika Chicadora from Los Angeles, California. Love ya!